Maraming salamat po sa pakikinig ng una at pangalawang yugto ng kwento ni Tessa. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, hanggang ngayon ay hindi pa rin kapanipaniwala ang lahat sa akin. Ang dati kong kasintahan ay kasintahan naman ngayon ni Mama. At ngayong nagkita kaming muli, nanariwa ang nakaraan naming dalawa. At dahil sa akin ay nagtaksil siya sa aking ina. Nagtaksil kaming dalawa sa aking ina dahil sa kalasingan ko. Muntik lamang yon, ngunit matatawag ko na yung pagtataksil. Wala akong kwentang anak. Nasasaktan ako dahil nagawa ko yon. Nagsisisi na naglasing pa ako. Dahilan kung bakit malakas ang loob ko nung gabing yon. Anong sabi mo? Bahagya akong lumayo sa kanya. Tila nawindang nang sabihin niya na munti ka nang may nangyari sa amin. Yumuko ito at lumuhod sa harapan ko bago magsalita. Nung gabi na yun, Tessa, you confess everything. At narinig yun ni Teresa. At nasaksihan din niya ang paghalik mo sa akin at ang muntik na mangyari sa atin. I can't resist you then. Hindi kita matanggihan dahil sa mga sinabi mo. Nadala ko ng emosyon ko. You pass out between our kisses. At oo, nagalit sa akin si Teresa. I was worried about you. Bakas ang pait sa mata niya at pag-aalala niya nung mga oras na yon. At iyon yung oras na natanggap ko ang isang balita. Itinakbo daw si Mama sa hospital. Kasama ko si John na umuwi sa aming probinsya. Balisang balisa ako at hindi pa pakali sa aking kinauupuan. Habang ito ay nagmamaneho pa uwi sa amin. Patuloy ako sa pagdarasal na sana ay walang mangyaring masama sa aking ina. Dahil sarili ko ang aking sisisihin kapag mayroon man. Si John naman ay pasulyap-sulyap sa gawi ko. Tila nag-aalala din ito sa akin. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Nang alukin ako nitong kumain ay tinanggihan ko yon. Sapagkat hindi ko alam kung malulunok ko pa ba ang kahit na anong pagkain sa pakiramdam na baka hindi ko maabutan ang aking ina. Natatakot ako ng sobra. Sa gitna ng biyahe ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa marahang pag-uga sa akin ni John. Wala nang sabi-sabi akong bumaba noon sa kotse. At tinakbo ang distansya mula sa parking lot patungo sa loob ng hospital. Nang makita ko si Mama ay napaluha kaagad ako. Buti daw ay pumunta doon yung kapitbahay ni Mama na si Aling Tina. Close kasi yon ni Mama at pinagkakatiwalaan niya yon. Kaya kahit hindi imbitahan, ay talagang pumupunta si Aling Tina sa amin. At doon nga daw niya nakita ang Mama ko na walang malay, na overdose daw. Buti ay naagapan daw si Mama. Kaya kalaunan ay naging okay si Mama. Si John ay hindi ko alam kung saan nagpunta. Nagmantay ako kay Mama hanggang sa magising ito. Nang makita niya ako, ay imbes na magalit, ngumiti ito sa akin at sinabing, "Akala ko patay na ako." Medyo barag pa ang boses nito. Naiyak ako bigla at niyakap si Mama. "Ma, patawad po." Umiyak ako ng umiyak sa kanya. Ngunit ito ay panay haplos lamang sa buhok ko. "Shhh! Anak, ano ka ba? Bakit ka humihingi sa akin ng sorry?" Umiti si Mama. Napailing ako. "Sorry po, Ma. Hindi ko po yun sinasadya. Huwag niyo po akong iiwan." Iyak ko sa dibdib nito. "Hindi, anak. Hindi ka dapat nagsosorry sa akin. Hindi kita sinisisi. Wala kang kasalanan, anak. Lasing ka nung gabing yun at narinig ko ang lahat." Wika ng aking ina.
Umupo naman ako ng maayos at hinarap siya. Pinainom ko ito ng tubig bago siya nagsalita muli. Oo, binantaan ko si John. Hindi ko alam na siya pala ang naging nobyo mo na naririnig kong iniiyakan mo noon. Mahal na mahal kita, anak. Ayokong may nananakit sa'yo. Kaya nung gabi na yon, nang marinig ko ang mga sinabi mo, bago pa may mangyari sa inyo ay pinigil ko na. Pinaalis ko si John at pinagbawalan. Sinaktan niya ang anak ko eh. Sinaktan ka niya. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang kayamanan ko. Tandaan mo yan. Hindi si John. At kahit sino ang kayang humigit sa'yo. Pero naisip ko, mahal mo siya. Akala ko ay magkakabalikan kayo. Tumigil ito. Nanatili akong tulala hanggang sa magpatuloy uli si Mama. Ngunit, pinakilala mo itong si Luke. Pero kita ko sa iyong mga mata. Lalo na nung madula si Luke. Nagpanggap na lang ako na hindi ko narinig. Pero anak, alam ko, mahal mo pa siya. At alam ko na ako lamang ang iniisip mo kaya sinubukan mong makipag-date sa iba. Kilala kita eh. Hindi ka nakikipag-date. Alam ko yan, kahit hindi kita kasama. Kaya nagdesisyon ako upang magkaroon kayo ng chance dalawa. Kailangang mawala ako. Pagkasabing yun ng aking ina, ay napayuko ito at niyakap ako. Habang ako naman ay tuluyang napahagulgol sa kanya. Ma, hindi po. Wag po. Wag niyo na po yung gagawin, Ma, ha? Pakiusap ko dito. Marahan naman itong tumango. Sige, hindi na anak. Hindi ko na yun gagawin. Pulong ng aking ina. Nakatulog ako sa kamay ng aking ina. Simula nung araw na yon ay mas naging close kaming dalawa ni Mama. Pareho kami na hindi ipagpapalit ang bawat isa para sa isang lalaki. Oo, mahal ko si John. Ngunit mas matimbang ang pagmamahal ko kay Mama kaysa sa kanya. Nang makauwi kami sa bahay namin ay binantayan ko si Mama. Nag-leave ako sa work ko dahil emergency. Pero kung hindi na nila matagalan ang leave ko, ay baka mag-resign na lang ako. At dito magtrabaho kung saan malapit ako kay Mama. Samantalang si John ay humingi ng tawad kay Mama. Pinatawad naman siya ni Mama. At hindi ako makapaniwala na binigyan niya ito ng baspas upang manligaw sa akin. Mahal ko nga si John, pero naisip ko si Mama. Okay lang kaya siya? Kaya tinanong ko ito at sinagot niya naman ako ng, oo naman. Alam mo, Tessa, hindi si John ang gusto kong lalaki. Mabait kasi ito at parating sinasabi na kaugali ko daw yung dating kasintahan niya. Kaya nang biruin ko siya na maging kami, ay pumayag siya. Hindi ko nga alam na ikaw pala yung tinutukoy niyang kaugali ko noon. Pero masaya ako para sa'yo, anak. Mabuting tao si John. At alam kong tatratuhin ka niya ng maayos at mabuti ang magiging lagay mo sa kanya. Nakangiting sabi ni Mama. At may pahabol pa itong bulong. Tsaka yung si Dr. Santos. Hiningi niya yung number ko bago tayo umalis at bumungis-ngis ito. Tinutukoy ni Mama ay yung doktor na hiwalay din sa asawa. Kaya gumaan ang pakiramdam ko. Kalauna naman ay naging kami muli ni John. At hindi nagtagal ay nagpakasal kaming dalawa. Nang malaman niya ni Luke ay sinuntok niya ng dalawang beses si John. Pero hindi dahil nagagalit ito. Iyon daw yung dalawang suntok na hindi niya nagawa nang saktan ako nito. Maraming pagkakataon talaga sa buhay na hindi natin inaasahan. Sino bang mag-aakala
na ang mama ko at si John ay magkakatagpo. Pero sa huli ay sa akin din bumagsak si John. Sa mundong ito, iilan lamang talaga ang taong katiwatiwala. At para sa akin ay si mama yon. Wala na talagang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Puro at kakaiba. Minsan ay mamamangha ka na lamang at maiiyak sa saya. Dahil ang ganoong klaseng pag-ibig na kayang isakripisyo ang lahat, sa ating magulang lamang yon mahahanap. Kaya muli, ako si Tessa. At ito ang kwento ng buhay ko.